Ganda! Oh, cute! Patingin niya ng outfit. Wow! Outfit check! Gee. Wow! Good morning! So, nagising kami na maaga today. Buti na lang. So, just to give you a recap na nangyari kahapon, we explored Kobe and pumunta kami sa Mount Ryoko para mag-snow activities. And after that, pumunta kami sa Tor Aoyama para tikman or para ma-experience yung Kobe beef. And if you haven't watched my previous vlog, I'll put the link down below, so go check it out. And today naman, ang itinerary namin is we're gonna explore Kyoto. And then, pupuntahan natin yung mga shrine and yung Arashiyama Bamboo Forest. So, yep, let's go! Nagkulot tayo for today's video. Kasi maaga tayo nagising. Pag hindi tayo maaga nagising, walang kulot-kulot. So, going to Kyoto, guys, ang gagamitin namin is Kansai True Pass. So, nabook namin to via Klook. So, ilalagay ko yung link, guys, kung gusto nyo mag-purchase din. And Semi Express Kyoto com. Oh. Here at Arashiyama Station, bago kami pumunta sa Arashiyama Forest, magko-coffee muna kami kasi may nakita kaming coffee shop dito, Arabica. And then, after that, saka kami pupunta sa first stop namin. Oh, lamig. Lamig dito, guys. Make sure yung suot nyo makakapal pala talaga. Okay, ng leggings ko. Baka tayo lang sumakay. Wow! Whoa, it's freezing cold. Wow! What a freezer! For the vlog. Wow! Ganda! Yeah. Lala yung tubig, sobrang lamig siguro niyan. Ayo, dami nagsuswim. Iba sila nilalamig. Wow. Oh, grabe ang lamig. Wow. Sobrang lamig. Ang sarap ng araw. Itatago na yung kamay ko. Naninigas. Hindi ko in-expect na ganito kalamig. Wow. Ito na yata yung pinaka
malamig na experience ko dito. Saan papunta? So first, magka-coffee muna tayo para mainit-initan ng konti. I think siguro dahil mas maaga pa ng maaga kami lumabas, kaya mas malamig. Pagtanghali kasi kami lumalabas. Usually kaya naman namin, nabe-bear naman namin yung ano, yung lamig. Pero naninigas na yung kamay namin pareho. Tapos maaga rin kami umalis kasi nga malayo. Pero hindi namin in-expect na sobrang lamig. Heat pack! Woo! For our hands. Wow! Parang gusto kong mag-ano dyan, mag-dive. Ay! Ah, Arabica! Oh my God! Pipila tayo for coffee. So, change plan. Hindi na pala kami magkakape. Dahil lang haba ng pila din sa Arabica. Sobrang dami din nagko-coffee. And I think ito lang yung coffee shop dito na malapit. Let's see kung may makikita tayo na coffee shop along the way pag naglakad tayo. Oh my God, ngayon ko lang na-appreciate yung araw. Ang sarap ng araw. Pero pag sa Pilipinas, sayo ka na araw. Nagka-away kami. So guys, oh, pagka ayaw nyo maglakad, pwede kayong magkalesa. Parang kalesa, pero tao yung ano, tao yung mag-ano sa inyo. Eh no, katulad nito. So ganito talaga sa ano nila, sa culture nila. Yan, maraming nag-offer na ganong rides dito. Ano man tawag doon? Kung gusto nyong kumain, bago kayo umakyat ng Arashiyama, bago kayo makarating doon, sobrang daming store, sobrang daming shop. Ayan. So parang ngayon pa lang nag-open mostly yung mga shops. Mga 9 to 10 a.m. Uy, ang haba ng pila dito. Ano kaya to? Ice cream? Ang galing, no? But sino, paano sila nakakapag-ice cream? Tapos ang lamig-lamig. Cucumber on stick. Cucumber pickle stick. Wow. Japanese matcha sweets. Pero ito try natin yan sa Nara. Wow. Ay, sobrang daming kainan. Parang nagutom ako bigla. So, tatry namin mag-check dito kung may coffee shop. Cute. Mochi. Locker. Hanap na tayong locker. Ice cream everywhere. Taste. Guys, pag gutom na kayo, we taste. Parang kanin may sesame seed siya, tapos may mga flavor. Ito may ibang flavor niya. Kahit walang ulam, masarap. English pangkul. May nabudol. May binili lang kami dito. ang cool ng mga tao dito. Pagka sinabi namin na taga Pilipinas kami, magmamaraming salamat sila. Kaya dapat pag mga nasa ibang countries kayo, alam niyo dapat yung mga simple words kung paano sabihin, like thank you, kaya excuse me, yung mga ganung bagay. Dito, ang sarap.
Tapos, ayos guys, busog. Yes. Ang daming frenitis. Alam nila yung ano, no? Tagalog ng ano. Oo, kasi marami din siguro ano, maraming mga tourists. Filipino. That's why they know. Yeah. Saka syempre pagka Tagalog na, malaking ano yun na, eh. Oo. Mabubudol na ako. Kahit na malaking bagay yun na kanain. Alam mo yung kahit papaano parang nakaka-relate or nafe-feel niya na at home siya, ganun. Mm. Or na-welcome siya, ganun. Kaya pag tinatanong nila kung taga saan ka, ayun, sasabihin nila kung ano yung language na alam nila or yung words na alam nila dun sa country mo. Kahit na, di ba kung napanood yung vlog namin dun sa Kobe, di ba yung ano, yung chef? Yung chef. Super chef, di ba? Marunong din siya mag-Tagalog. Like, maraming salamat, walang anuman, gano'n. Oo, di ba? Grabe, ang daming nag-a-ice cream dito. Oo, ganun yung ano nila. Dito sa Kyoto. Ganun yata talaga. Try siguro natin mamaya. Sige, pag hindi na ako nangingisay. Kung anong feeling ng kumakain ng ice cream na malamig. Snoopy chocolate. Snoopy chocolate. Wow, daming tao. Ayaw-yaw siya dito, Paul. Yung mo. Oo nga, ayun o. Wow, daming tao sa skewer. Mama ba yung pila? Yeah. Mama pila. Huwag na tayo dyan. Hindi nga natin tinis yung ano eh. Yung Arabica. Oo. Ay, masarap yung ano niya, Mari. Fries. Masarap yung fries niya. Na may keso. Pagka walang tao mamaya. Eh, pagka magugutom kayo, bago kayo pumunta ng Bamboo Forest, marami naman kayong mga shops and cafes na madadaanan. So, don't worry. Oh. Ay, oh sure. Sabang dami. Wag lang ano, before 8. Before 8 yata hindi pa sila bukas. Oo. Ito na. Ang pinakahihintay natin, guys. Mga kaibigan. We're entering the Bamboo Forest. Hoy! Kaibigan. Hallelujah. Bamboo. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Zen. We're entering the Bamboo Forest. Or Shigama Bamboo Forest. Ito. Sobrang tahimik. Parang nakakahiyang magsalita. Basically, itong buong Arashiyama Bamboo Forest, mag-alat kayo ng mga one and a half to two hours. Kasi ganun yata siya kahaba. So we'll find out later kung gano'ng katagal kami naglakad. So nag-start tayo ng 10:25 a.m. Ayan, medyo maraming tao lang guys na naglalakad. So, kung gusto nyo mag-picture-picture dito or kung gusto nyo makakuha ng magandang spot, hindi ko lang sure kung anong oras yung best time na pumunta. So, kami 10 a.m, maraming tao. Pero sabi nila kahit 6 a.m. daw, marami na ring tao. So, tsatsempohan nyo na lang siguro kapag gusto nyo makakuha ng magandang shot dito. So may mga areas dito na restricted. So along the way may mga makikita ka. So make sure magbabasa-basa kayo ng mga signage kasi baka mamaya makapasok kayo sa areas na hindi pala pwede. Ever since I left the city, you... Wah, sino ka doon? Binance! Guys, kung hindi pa kayo nakapag-register sa Binance, ilalagay ko ang aking referral code sa description box this, below. This trip is sponsored by Binance. Charot lang! Siyempre hindi. Sana naman, CZ! Let's go! Thank you.
Oh, hiking pala. Kaya ba ng bag mo? Kaya naman yung sabi, okay, dito sa vlog na to ngayon, alam niyo na, pataas pala to. Oo nga. Yan naman wala naman nagsabi. Sabi niya, lakad lang. Lakad lang. Actually, pag ayaw niyo maglakad, pwede kayong magpaano, yung... Kalesa. Sa kalesa. Human. Kunti lang pataas. Hindi natin sure. Nagsisimula pa lang tayo. What bamboo? Bamboo is sobrang tibay. Ginagamit siya pang tayo ng mga ano-ano. Bahay, ganun. Yeah, ginagamit din to pang bangka, di ba? Oh, yung magbubuo ka. Oo. Oh. Yes. Mga medieval times. Yan yung mga ginagamit nila kasi tibay, lightweight. Baga, sulit. Lumulutang siya. Oo. Oh. Na naman ah. Parang na-scam ako. Parang, saan yung way? Wala bang, ay, ang cute ng dog! Hi! Hello! You're sleepy? You're tired? Aww. So cute! Oh no! I want! Wow! Super cute! Inaantok na siya! Hi! Are you sleepy? So ito guys, yung paakyat. Ito yung mas malayong ano, route. Pagka gusto nyo lang. Ito pababa naman yung ano niya. Baka palabas na to. Ay! Wow. Ito man-made ba tong mga to or gan? Di ba no industrial age na? Kailangan nila maraming bamboo. So, nagkano sila? Nagka-cut sila marami. So, ibang nakita niyo yung mga nakakalbo na forest dahil yun sa pinutol nila. Pero ito yung mga preserved, di ba? So meron naman palang ano, maiksing path or maiksing ano ng route for ano, yung sa bamboo forest. So pwedeng 15 minutes lang yun, no? Siguro. 15 to 20 minutes lang. Pero may route na mas mahaba. Kung gusto nyong akyatin, kung gusto nyo talagang tignan lahat ng maikot yung buong Arashiyama bamboo forest. Aabutin kayo ng mga 1.5 to 2 hours. Pero itong maiksing path, pwede nyo namang gawin na ito lang. For picture-picture, ganun. So mag-exit lang kami and then we'll go straight to Kika Fuji. Hi! Hi! So ko sana more dyan, kaso... Ang haba ng pila. 3 minutes. Yeah. Malaking ano din ah, malaking impact din na mahaba yung pila. Kasi pag nakita mo mahaba, parang ay, parang masarap dito ah, parang gusto ko i-try. So yeah, nadadagdagan yung mga tao. High factor. Kasi syempre pag hindi ka familiar sa lugar, tapos nakita mo na walang tao, syempre isipin mo, hindi masarap. Hindi okay kasi walang pumupunta eh. Pero pag nasa maraming tao ka, may nakita kang maraming tao, tapos hindi mo alam yung lugar, hindi ka familiar kung anong okay sa hindi. Diba? Feeling mo, ay, ito siguro yung pinaka-okay dito na, ano, tikman. Yung mga must try. Parang yun din sa, ano, Dotonbori. Parang pare-pare sila takoyaki, diba? Pero yung isang store doon, sobrang haba. Tapos isa doon, wala naman nag-order. Ganun ba sila kaiba yung lasa? Yeah. Hindi natin alam. Parang ganun talaga.
quick lunch before we go to Kinkakuji Temple. Yes, beef curry and beef with salad. Beef something. Let's go. Gone in 5 minutes. On our way to Kinkakuji Temple. So yung restaurant niya is bago kayo pumasok dun sa street na may signage ng ano, Kinkakuji. So ito na yung ating entrance papuntang temple. First time mo dito, Di? Oo. Oh. Tignan mo yung mga trees, oh. Wala na yung leaves. Bumagsak na. Pero ang cute dito mag ano. Ganda dito pang spot ng mga photo. May mga bawal. Ano to? Bawal ang tripod. Bawal kaya to? Gimbal? So, dito sa Kinkakuji Temple, may entrance fee na babayaran. And then, separate yung entrance for group and individual. So guys, ito yung babayaran for ticket or admission fee dito sa Kinkakuji pag gusto nyo yung pumunta. So 400 yen for adults and 300 yen for kids. And they only accept cash. Oh, so ito yung ticket nila. Wow. Ang ganda na ticket nila, no? Alam mo yung sa mga makalumang series na napapanood natin. Ito. Diba? Yung parang susulat ka sa hari. Ganyan. Sobrang dami rin tourist na pumupunta dito. No photos with the large group. Oh, okay. Oh, ito na yata siya. It's made of real gold, di ba? Gold plated. Ang ganda niya from afar. Kinang-kinang siya. Hindi ka pwedeng lumapit. Ayan. Meron lang mga barriers dito. So hanggang dyan lang yung pwedeng lapitan ng mga tourist. Gusto ko ganyan din yung bahay ko, gawa sa gold. Ay! Sana all! Guys, maganda siya. Magandang experience na makikita nyo to kasi hindi pa tayo nakakakita ng ganito sa country natin. And then, okay siya pang picture and for experience. Kung pupunta kayo dito sa Kyoto, pwede nyong i-add sa itinerary nyo itong Kinkakuji Temple. Parang kailangan yata i-shoot mo siya dun sa ano, sa may parang bowl. Yung coins. Meron pa kami na daanan na I think temple din ba to? Parang temple, tas may incense. And then dito yata nanggagaling kanina yung sound na may nag-gugong. Or may nagbebel. So let's check it out. So pwede kang bumili yata dito ng pang incense for 50 yen. And you can also light candles here. So ito siya guys. Oh, for 50 yen. Oo. Tapos ito yung mga ano niya. Oh. Ito incense. Para saan kaya? Para saan bang incense? Pray. Pray din. For prayer.
Oh, what an experience. Actually, nice to try yung mga ganitong klaseng ano, culture or ano, beliefs. Kasi sa atin, hindi naman natin nagagawa yan. So yeah, ito na palang exit. So from dun sa may Golden Pavilion or yung sa Kinkakuji Temple, mm-hmm. So meron lang ditong area for your ano prayers, wishes. And then after nun, may mga souvenir shop kayo madadaanan. And then exit na guys. So yun lang yung kabuuan na itong Kinkakuji Temple. So it's a nice experience guys if you want to come here in Kyoto. Nice. Let's go! Let's go! That's all for my Japan vlog. Please don't forget to like, subscribe, and follow me on my social media accounts for daily updates. And I'll see you guys on the next one. Thank you.